Magandang araw mga kapatid. Sa araw na ito, magbibigay lang po ako sa inyo ng mga simpleng tip tungkol sa pag-apply ng trabaho abroad. So, unang-una, tulad ng mga nakaraang vlog ko sa aking YouTube, gumawa kayo ng inyong maayos na resume or biodata. So, of course, kailangan detalyado po yung kompleto. Meron po kayong maayos or magarang profile picture. Number one po yan. Number two, yung personal details po ninyo, yung kompletong pangalan, address, birthday, lahat po ng importanteng detalye ilagay niyo doon. And then yung sa educational background ninyo, at huwag niyo pong kalimutan yung work experience. Sa work experience, i-specify niyo po yung inyong kung ano po yung huling trabaho ninyo, anong position, anong company, anong year. So, from top to bottom, unahin sa taas kung ano po yung trabaho nyo sa ngayon, and then sa ilalim kung ano po yung mga previous work experience ninyo. So, that's enough. As long as lagyan din ninyo ng detailed job descriptions or duties and responsibilities. Para at least makuha agad ng employer kung ano talaga yung function ng trabaho ninyo. And after that, mag-create po kayo ng inyong email address sa Gmail. Napakasimple lang po yan. At mag-register po kayo sa Work Abroad. Yan po yung number one na job portal dito sa Pilipinas. So once na nag-post po kayo doon, possible po yan or expect calls from the agencies na nangangailangan ng ganitong position sa Saudi, sa Qatar, Kuwait, or kahit saan man. So, sure na sure po yan. And wag niyo rin pong wag niyo rin pong palampasin yung pagkakataon na mag-send po kayo ng mga applications niyo. Pag may nag-post, nangingin ng resume or naka-post po yung email address, automatic po yan, mag-send po kayo ng resume niyo. Instead of magtanong kayo na how to apply, blah blah blah, kasi nandun na po yung email address. So once na nag-send po kayo, automatic po yan. Kung pasok kayo doon sa qualifications nila, isasama po kayo sa lineup, masasama kayo sa interview, and hopefully, masasama po kayo sa isi-select ni employer once na pumasa po kayo sa interview. So, napakasimple lamang mga kapatid. Gumawa kayo ng magandang resume, gumawa kayo ng email address, isend yung applications ninyo. So, huwag kayong mag-limit ng inyong applications. Hindi na kailangan pa pumunta ng Maynila para mag-walk-in sa mga agencies. I-open yung lahat ng agencies sa website ng DMW. Nandun lahat yung mga active agencies, yung mga valid license. May mga email addresses po doon. Or sa Google po, or sa Facebook na may magpo-post ng mga ads ng mga hiring. Mag-send lang po kayo ng resume ninyo. So, huwag niyo pong i-limit sa isang applications lang. The more na marami po kayo napadalhan ng applications, especially kung direct sa company, direct sa employer, or sa agency man lang, at least, meron po kayong mga inaasahan na mga opportunities na kahit nasa province kayo. So, ganun lang, napakasimple lang. Or kung di man kayo papalarin doon sa pagsasend nyo ng mga applications ninyo, huwag po kayong mag-alala. So, ibig sabihin, hindi pa po yun ang time para sa inyo. But all you have to do is, i-review po ninyo yung inyong ginawang resume kung okay ba siya. Tumingin po kayo sa mga formats or sa mga sample CV online. Masundan niyo po yung magandang formatting doon. Trust me, dahil pinagdaanan ko po yan 100%. Meron at meron pong kukuha at tatawag sa inyo. Kaya mga kapatid, ano pang inaantay niyo? Sundan niyo po lamang yan. Napakasimple mga tips lang po yan. Habang kayo ay wala sa Maynila, nasa province kayo, kung nandito naman kayo sa Maynila, if you have time to walk in sa mga agencies, go ahead. Nasa sa inyo po yung oras at saka control. Basta huwag nyo lang i-limit yung inyong applications. Hindi ibig sabihin na nag-apply kayo dito sa akin, hanggang doon lang. I'm giving you the chance na ma-explore nyo pa, makapag-apply pa kayo sa iba. Kasi hindi naman competition to eh. Opportunity po yung binibigay natin. So kung hindi kayo papalarin dito sa opportunity na meron ako, ibig sabihin, ang itinadhana or itinakda is, sa inyo is nasa kabila. So, huwag i-limit ang applications. Send lang ng send, apply lang ng apply. Habaan ng pasensya. Yun lang. Kaya, napakasimple lang yung mga kapatid. Sundan nyo lamang po.
Yun lamang, maraming salamat and good luck. Bye mga kapatid.